Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mili at yun. Tayo muli nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, minalas na breaking news. Grabe, matindi to. Kakapasok lang BP Inday Sara Duterte. Bumwelta na. At yung play na natin, wala naman na to. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong statement ni Sara Duterte. At sagutin din natin yung bumaharin po ng atake, no? Grabe po itong atake talaga kay Sara Duterte. At sa mga Duterte, hindi po naglulubay, no? Sa isang banda, positibo po dahil hindi po kinakailangan mag-hire ng mga press people, magbayad ng tatalakay kay Sara Duterte. Pero sa isang banda, hindi po tumitigil. Ang tapang po ng statement na to, parang ano, ibang klase na po, parang kung susuriin nyo mabuti itong statement ni BP Sara Duterte, iba-iba na po, no? Nasa ibang level na tayo. Wala pong deklarasyon na ano eh, talagang hindi na po siya umaasa sa dito po sa mga House of Representatives at sa iba pa, no? Ang inaasahan niya na po yung kapanyarihan ng taong bayan. Pag-usapan din po natin ito pong chacha, no? Na dineklara na ni speaker, si speaker po mismo yung nagdeklara, no? Na isusulong nila. At sabi naman po ng isa pang congressman, kundi ako nagkakamali, si yung pumalit kay ano, kay Gloria Macapagal. Sinabi niya po na igugo o iisip sila na makapag-chacha kahit hindi po kasama ito pong Senate. Nakakatakot po to. Mukhang at all costs, talagang tambing-tambi na po ang datingan. Magandang araw sa atin lahat. Hanggang dito na lang. Ay, hindi pa pa. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bakit po nila hinahanapan si BP Sara Duterte? Wala kasing maipanira eh. Hindi po kumakagat yung mga tao sa BP Sara resign. Mag-resign daw sa DepEd. Yan po ang ano nila hanggang ngayon, hanggang kanina. Naawa na po ako rin sa Justin Manila na nanawagan na resign Sara Duterte. Paano nyo pagre-resign din si Sara Duterte? Eh ang DepEd po, ang most trusted. Pagre-resign ninyo yung most trusted, yung least trusted yun ang pagre-resign ninyo. Yung most trusted na departamento, bakit nyo pinagre-resign? Yan yung sinasabi natin eh. Walang naniniwala, top performing bukod sa most trusted. Nag-aaksaya kayo, panay-promote ninyo, picture dito, bigay ng tulong dito, no? Bigay ng mga tulong card, 20 pesos na bigas, malalaking pangalan, malalaking muka, MR-MR, wala pong epekto sa tao yan. Mahal ng mga tao yung mga Duterte. Kaya, sa dami na nagagawa ng Vice President at saka ng DepEd Secretary, parehong si Sara Duterte yun, tsaka ng NTF-ELCAC. Talagang kahit hindi po magbayad si Sara Duterte ng PR, kahit wala po siyang binabayaran ng mga vlogger, eh, araw-araw po siyang nasa news. Kasi araw-araw pong may naninira sa kanya. Mahihina pong uri na nilalang tong mga kalaban natin. Alam niyo po kung bakit? Hindi sila natuto sa karanasan nila. Akala nila, siraan nila na siraan si Sara Duterte, mananalo yung mga kandidato nila. Parang ano yun, no? Parang ibang klase. Okay, sa usapin, eto po, basahin po natin. Eto, mabigat tong sinabi ni Sara Duterte na po. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino na sumuporta at nakisalaban kina sa laban nina Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey K. Eric Celis. Sa una pa lang po, pansinin niyo po yung wordings ni Sara Duterte. Nakiisa sa laban, hindi po nakiisa na sumuporta sa pagkakakulong, laban. Unang statement pa lang. Maraming salamat sa mga Pilipinong nakiisa sa laban. Laban na to. Yan po yung pinahihiwatig niyan. Okay. Pinakulong sila Eric Badoy, etc., etc. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na pinamalas nila Dr. Badoy at ka-Eric. Kaya magkakaroon kayo na ideya kung saan tayo patungo eh. Mga kapatid, ito po ang tunguhin ngayon. Nagbibigay na po ng direksyon ang ating leader
si Vice President Sara Duterte. Sa mga nalilito pa rin po, ito na po yung mga direksyon na binibigay sa atin. Laban. Kahangangan tapang at tatag na pinamalas nila Dr. Badoy at Kai Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Lumalaban tayo para sa ating karapatan at saligang batas. Simbolo sila ng ating bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. So sino po yung sinasabi ni Sara Duterte? Bayan. Bayan po. Si Eric at si Badoy sumisimbolo sa bayan na naninindigan sa tama. So meron pong bayan na naninindigan sa tama. Kung may naninindigan sa tama, malamang yung mga nagpakulong sa kanila, yun yung naninindigan sa mali. Okay, tuloy po natin pagbabasa. Una na nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Kai Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurgencya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist o NTF-ELCAC. Yon si Dong Gonzales. Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas na matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. So pinasalamatan, kinikilala natin ang mga PMA alumni. Marami po sumusuporta. Ngayon po 400 na yung nakapirma. 400 na po na dating PMA, dating mga sundalo. Hindi ko alam kung mga dating sundalo, malamang kasalukuyan. Kinikilala natin na magigiting na retired Philippine PMA. Yan. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Kung nananawagan tayo ng maayos ng pamahalaan kasama nitong mga PMA alumni at mga retired at mga kawal ng AFP, ibig sabihin, sa kasalukuyan, nakikita ni BP Sara na merong hindi kaayusan sa pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng makasapi ng media, social media, practitioner, professional IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Dr. Eric. Ito po ang pinaka-importante sa sinabi ni Sara Duterte, kapit lang po tayo, may kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. So hindi na po ito yung nagkakaisang mga tauhan ng pamahalaan nang sinasabi niya bayang nagkakaisa para sa pagsusulong ng ating karapatan. Hindi po na natin, no? Kung gusto po natin maisulong yung ating mga karapatan, katarungan, katotohanan at pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan, ang kapartner po natin, ang kapangyarihan po natin ay ang kapangyarihan yung bayang nagkakaisa. House of Representative lang yung kikilos at magchachacha. Antindin nyo. Ano sabi ni Senator Aimee? Paulit-ulit na. Ang kukulit. Ilang beses na rin na-reject ng Senado. Eh kaya pala magsasarili na lang sila. Nung tinanong po si Senator Aimee, may makulit din na reporter, bakit po kaya? Bakit po kaya nila gustong isulong? Alam nyo po sa sagot ni Senator Aimee? Baka merong gustong maging prime minister na hindi manalo. Dapat yun, future tense na hindi mananalo sa pagka-presidente. Mali lang po ng tenses. Kasi marami na nagtatanong nagsusuri-suri, sino ba yung gusto maging prime minister? Para namang hindi nyo alam. Nagkamali lang ng pagkakabanggit ng present tense at past tense at future tense si Senator Aimee. Ang ibig niya sabihin, ako na magtatama ng future tense ni Senator Aimee. Simple lang po ang sinasabi ni Senator Aimee. Baka may noong gustong maging prime minister na hindi mananalo sa pagka-presidente. Nariyan na lahat . Alam niyo po, gumagastos yung mga yan, no? Gumagastos yan sa mga survey. Yung mga politiko, alam po nila yan. Pag marami kang pera, imposible pong hindi mo gamitin yan sa survey. Teka lang po. At asawa ko to . Hindi ko pwedeng hindi sagutin to. No? Alam mo namang ikaw ang pampakalma ko, kaya... Pasensya na po. Uy, si 818 to.
Pasensya na, kabandong busy po kami sa trabaho kaya ngayon lang uli nagpakape. Maraming salamat sa iyo, 818. Kala ko tuluyan nyo na akong iniwan. Sabay-sabay kayo nawala eh. Yung mga malalakas magpakape eh nag-aambag-ambaga na lang nga kami ng pa 20-50 pesos. Oh, na high blood kasi ako sa boxing. Okay, tuloy po natin. Nasaan na tayo? Ang tumatawag misis, hindi pwedeng hindi sagutin eh. Ah. Walang gastos kasi pag na high blood ako, tinatawagan ko lang misis ko. Nagpapakalma ako. Eh, hindi matawagan. Lalo ako na high blood. Kakalmahin lang ako ng misis ko. Alam niya ako, patatawanin. Yun lang kayo na kailangan ko. Eh, kanina may napanood ako, naglilipat ako. Na, once na napatawa na ako, okay na. Okay. Teka muna. Balik na tayo. Ano ba? Asan na tayo? Ah, kay Senator Aimee. Ito po ang sagot ni Senator Aimee, no? Yun na nga. Eh, po siya, balimbing ako. Opo. Dati kong kwadro alas, ngayon Duterte na ako. Okay, balikan po natin yung sinasabi ni Senator Aimee. Simple lang po yung sinasabi ni Senator Aimee. Kaya gusto mag-chacha. Wala na pong ibang dahilan eh. Diba? Pwede naman po kasi nila, kung talagang totoo yung sinasabi nila, yan din yung sinabi ni Senator Joel Villanueva. Bakit hindi po muna nating hayaang mapatupad ng ma-implement yung mga... Meron na silang mga bill, economic bill, ha, na naging batas na. Bakit hindi na lang nila hintayin na mag-effect muna? Bakit nagmamadali? Nagmamadali po lahat eh. Hindi nyo ba napupuna? Ngayon na lahat. Very busy po ang House of Representatives. Palubog po ng palubog ang House of Representatives. Alam na alam mo yung punterya nila eh. Duterte. Yan po eh. Duterte, Sara Duterte, Tatay Digong, tapos SMNI, damay lang po yan dahil dyan nagsasalita si Tatay Digong. Gusto nilang tanggalan talaga ng ano eh. Tanggalan nila si Tatay Digong para hindi na mapakinggan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. Yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung talagang pagpunteriya umano dito sa mga Duterte. Ayon nga dito kay Badong Aratilis na pinapahayag niya dyan. Ito talagang nais nila talagang mawala syempre itong mga Duterte. At patuloy nga rin pinupunteriya syempre yung talagang nakadikit o talagang tila nga ba nagtatanggol nga umano dito sa mga Duterte na kung saan itong SMNI. Isa sa binabanatan at binabakbakan ngayon na tuluyan din nga mawala umano. Dito nga no, sa ating bansa at tuluyan nga mapatigil syempre yung ginagawa rin ng SMNI na paglaban no, dito sa mga tiwali at talagang mga rebuilding grupo o talagang mga NPA na to mga kabalita natin na patuloy nilang pinagtutulong-tulungan nga na talagang mapatalsik at mapaalis syempre ang ating vice presidente. Tuluyan ngang mawala din itong ating dating pangulong si Rodrigo Duterte sa kanilang landas na kung saan ito talaga ang tila nga ba ay mga tinik at balakid sa kanila dahil talagang inilalantad umano sila nito. At patuloy din silang talagang itinitirada no, dahil nga talagang marami ring alam syempre ang dating pangulo sa kanilang kalakaran dito nga sa House of Representatives nga na talagang nagtutulong-tulong upang nga talagang kaldagin at tuluyan niyang mapahina at talagang tuluyang mabura at talagang tuluyang hindi na talaga umugong pa yung pangalan nga ng mga Duterte. O ito nga talagang mga nakadikit, itong mga SMNI, tila nga ba damay. Itong SMNI, isa sa mga pinupunteriya rin ngayon na talagang mawala ito. Sapagkat ito rin ang isa sa mga talagang tumutulong at talagang patuloy din nga nakikipaglaban no, sa mga tila nga ba sakit ng lipunan. No. Asa nais talagang syempre talagang magpagulo at sumira nga sa ating bansa. Ito nga talaga nga pinupunterya nila ng mga tila nga ba mga bahagi ng kanilang kabulukan dito no, sa ating bansa nga na kung saan patuloy nila talagang pinagtutulong-tulungan syempre itong mga Duterte upang tuluyan nga umano nga mapahina syempre yung puwersa at talagang yung lakas na meron yung mga Duterte nga lalong-lalo na yung suporta ng sambayanan dito mga kabalita natin na inayahayag nga dyan yung mga ilang patungkol dyan no ni Badong Aratilis. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan at kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel at syempre nagpapasalamat tayo dito sa
Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito malang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!